So hello mga kamital, isang magandang araw po muli dyan sa inyong lahat. At dito na naman muli si Bamsky Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag idea. Ito'y patungkol kung paano magbilog ng ating kabilya o yung ating roll bar. Yan. So, wala po tayong binder na ginagamit nito. So kayang-kaya po natin itong bilogin. So yan. Malaki man yan o maliit, pwede po natin yan magagawa. So itong video na ito mga kametal ay nirequest sa atin ng ating masugid na taga-subaybay. At shout out sa iyo dyan na Jolly Sanos Prince. Ayan, shout out sa iyo dyan sir. Ito na yung request mo. At pasensya na at ngayon ko lang ito na nagawa dahil medyo busy tayo ngayon. Meron tayong trabaho at ngayon meron tayong free time. So nagawa natin itong request mo. So napakadali lang nito mga kamital. Kailangan lang natin sundin yung ating mga competition about sa pagbibilog ng ating mga metal gaya ng angle bar, pipe man yan. So kahit ito, kahit magbibilog kayo nito, meron din tayong competition nito. Yan. So itong ating ginawa ay 12 inch, meron din tayong 8 inch. Yan, gumawa din tayo ng 8 inch. So parehas lang sila. Ginawa ko lang dito para may pakita ko din sa inyo yung maliit. So kung nais nyo malaman ito mga kamital, panoorin nyo lang ang video na ito kung gusto nyo kumuha ng idea kung paano ito gawin. So bago tayo magsimula mga kamital, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga susunod pa na mga videos. So tara mga kametal, start na tayo. So meron ako dito mga kametal na kabilya or yung ating round bar na 10 mm, yung ating diameter ng ating round bar. So ito yung ating ibibilog. So magbibilog tayo ng 12 inches yung kanyang diameter. So kuninta ko yung kanyang circumference is 957. So meron din tayong division mga kametal para malaman natin kung saan tayo magbibend. Ito, minarkahan ko, nagdivide ako ng 18 division. So simula rito, yung mga tuldok na puti na yan, ito yung palatandaan ko na dito ako magbibend para pantay yung kanyang pagbibend. Kailangan dito ako magbibend. So gumawa rin ako nito para pagbibend ko ganyan. Isisintro ko dyan sa para dyan ko siya isisintro saka ko siya ibibend. So 18 division yan. So hanggang dito. So yan, minarkahan ko. So hanggang dito yung ating 957 na circumference sa 12 inches. So yan. So kakatingin ko muna ito bago ko siya ibibend. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya ibend. So ito na siya mga kamital. Itong kabilya na ito. Ibibenda natin siya ng circle. So meron na akong mga palatandaan dito. Yan, dinivide ko siya sa 18. So every distance niyan is 53 inches. Yan, sa 18 division. Hanggang dito. 10 mm itong ating kabilya. So ibibenda natin. So kailangan meron din kayo nito mga kamital, ganito. Gawa lang kayo yung mga scrap lang para lang meron kayong pang-bend. At saka ganito din. Meron kayong nut na ganito. Ito mas malaki ito, wala ko nakita kasing maliit. Pero pwede na to. Pang-bend.
Okay, so simulan natin. Konti na lang mga kametal. So ngayon mga kametal, naporma na siya. Itatacking natin ito para makita natin yung kanyang bilog at saka ipapinal natin para bilog na bilog. So ito na siya mga kametal. Yan, tinacking ko na diyan para ipinal na lang natin yung circle niya kasi medyo ano pa kulang pa konti. So gamitan na lang natin ang hammer. Kunti-kunti para bumilog. So, bibilugin pa natin 'to.
So, bilog na siya mga kamital. So, okay na siya mga kamital. Bilog na yung ating kabilya. So, ganyan lang ang ating paggawa ng ating round bar. Paggawa ng ating pagbibilog ng ating kabilya. Ayan, tamang-tama siya 1 feet. Ayan, 12 inches yan. So, ayos. So, yun lang mga kamital, yung ating paggawa ng ating round bar, yung pagbibilog ng ating round bar. Ayan. So, madali lang naman siyang gawin. Kailangan nyo lang idahan-dahan yung ating pag-bend kasi huwag nating diretsuhin. Baka mahirapan tayo sa pag ibabalik natin. Kasi ito, 10mm ito. Medyo matigas-tigas na. So, kailangan idahan-dahan lang natin yung pag-bend niya hanggang sa itong bawat dulo niya. Magkalapit. At kung malapit ng malapit na, itaking nyo na para ma-final nyo na siyang bilog. So, kung gagawa kayo ng ring, basketball ring, so, pwedeng-pwede ito. Kasi bilog na bilog naman ito eh. So, yan. So, kailangan nyo lang gumawa mga kamital ng ganito. Yan, yung ating pangkalang. Tsaka yung ating improvised na binder. Yan. Not lang yan. Kasi gumamit ako nito, medyo mahirap ito gamitin. Mas maganda ito kasi medyo maluwag gamitin kasi nasa harap siya. Kasi ito kailangan mo pang gumanon yung kamay mo bago siya mahirap. Kaya pinalitan ko ng ganito. So madali siyang i-bend mga kamital. Ganito naman, kung wala kayong ganito, pwede naman pako. Kasi yung mga kabilya lang naman na malalambot ng inyong i-bend. So pwede na yung pako, yung malaking pako. Yan. Ito, gumamit lang ako nito kasi mayroon akong scrap na nakita dyan sa may mga scrap yard. Ayan. Gamit tayo nito. Kung mayroon kayong yung gato na pangipit, yan, pwede nyo magamit yan. Mas maganda. Pero kung wala, ipako na lang. Ipako nyo lang. Pwede na yun. Basta matibay-tibay lang. Yan. So, I hope mga kamital, mayroon kayong nakuhang idea nito sa paggawa nito at pagra-round ng ating round bar manual. So, wala tayong binder. Kahit wala kayong binder, pwede ninyong magawa ito. So, yun lang mga kamital. I hope nagkaroon kayo ng idea sa video na ito. So, maraming salamat sa inyong pagpanood mga kamital. At bago tayo magtatapos, baka hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito sa akin channel, ay subscribe mo na yan at i-like at i-share. I-click mo na rin yung ating notification bell para updated ka lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. So, yun lang mga kamital. Maraming salamat sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Thank you and God bless. So, bye-bye.